Welcome back to my channel, John Gidote. Magluluto na naman tayo. Panibagong lutuan na naman po. Ang luluto natin ngayon is Shanghai at simpleng chow fan. Ito na po. Kukunin natin ang ating mga ilalagay. Hotdog. Siyempre, yung pambalot. At ang ating giniling na baka. Tara, sa kusina! At eto na po tayo sa kusina. Ito na po ang gagamitin natin sa pagluluto ng Shanghai. Kasi po ang gagawin po natin ngayon is magluluto po tayo ng Shanghai at saka chow pan. Pero sa ngayon, ito ang gagamitin. Mga ingredients para sa Shanghai. Hiniwa na po namin yung carrot na maliliit. Ito po yung carrot. At sibuyas. Halos pino na rin po. At saka yung bawang. Pino na rin po. Dalawang itlog. Siyempre, mantika. Asin. Saka paminta. Ito pong bakang to, giniling na baka, napakuluan na po namin to. Okay na po ito. Ito po yung mga gagamitin natin sa paggawa ng Shanghai. So, titimplahan na natin siya. Asin. Paminta. Durog dapat. Sanin lang lahat to. Carrots. Sibuyas tsaka bawang. Dapat meron tong ano eh. Kimchi or yung celery. Kaso walang available. Kaya dinamihan na lang natin yung bawang. Halo-haloin lang po natin yan, yung mga nilagay natin sibuyas, bawang, at saka karot. Dyan po sa lutong giniling na baka. Ano yun? Halo-haloin lang natin yan? Oo, hanggang maghalo-halo na yung mga ingredients. Tapos, lagyan natin ng egg. Pero sa egg, nilalagay ko lang yung dilaw. Hindi ko sinasama yung kate. Para hindi siya masyadong magtubig. Kasi malasa lang naman dito yung Pero hindi naman ito masasayang kasi siya yung pandidikit natin mamaya sa pambalot. Dalawang itlog lang po ang nilagay po namin yan. Depende po yan sa paggagawa niyo po ng Shanghai. Kasi po yung sa amin konti lang po. Kaya ito lang po ang ginawa namin. Dalawang itlog lang po. At hindi po kasama yung puti sa paggagawa po ng Shanghai. At haluin po ulit. Pagkatapos po, ilagay po natin yung dilaw ng itlog. Halu-haluin din ulit. Habang inahalo ba yan? Anong kulang pa dyan? Wala na? Kumpeto na yan? Ito na lang lahat. Basta make sure lang na na-combine ng maigi para yung yung lasa pare-pareho. Okay po. Hintayin lang po natin maging ready at ibabalot na po natin ang ating Shanghai. So, okay na po to. Ready na siya pa, ibalot. So, eto na yung naka-ready natin pambalot. So, kukuha lang tayo ng tansyahin nyo lang kung gaano kalaki gusto nyong Shanghai. Itong pambalot ko malaki, kaya eto, medyo malaki din. Medyo hindi lang ako perfect magbalot. Tupiin lang kabilaan. Sabay. Ikot natin ganyan. Tapos yung pinakadulo. Ito yung egg white natin. Ito yung pang i-intact natin dito sa pambalot. Ayun mga amigo, amiga. Yan po yung binalot nating Shanghai na.
Depende po rin sa inyo kung gano'ng kalaki ang sangay na doon nito inyo po. O gagawin nyo. Tulad po na sinabi ng ating amiga, yan po ang pinambalot po natin. Pinandikit. Yan po yung itlog ng puti. Ayan po. Balot pa po tayo isa pa. Malaki yung gawa ko kasi mga ano yung pambalot eh. Malaki. So, pagka konti lang nilagay mo, masyadong makapal ang pambalot. So, wala na. Hindi mo na malalasahan yung pinakalaman niya sa loob. Puro pambalot na lang. Kaya medyo kinapalan. Yan po yung itlog na puti. Yan po yung pinandidikit po natin. Pakita mo nga yung binalot mo, mga binalot mo. Ito na po yung nabalot po namin. Dalawa na po. Depende po rin sa inyo, mga amigo, ha? Kung gaano kalaki po ang gusto niyong Shanghai. Ito po yung sa amin, ginagawa po namin, ito po yung malaking, medyo malaki po ito kasi malaki po yung pambalot. Pero kung pang ano siya, let's say may okasyon kayo, pwede yung medyo mas maliit na size dito. Ito yung, yata yung pinakamalaki, large. So, pwede niyong bilhin yung medium lang para medyo maliit. O kaya naman po, mga amigo, amiga, kung ganyan po ang kalaki at handaan din naman po, may mga okasyon kayo, pwede nyo siyang hatiin sa gitna. Yung iba ay nahati dyan sa gitna eh. Pero kami kasi pang sarili lang, hindi na namin nahatiin yan sa gitna. O ayan po, nakita nyo po ang ating pagbabalot ng ating Shanghai. Mga amigo, amiga, ito na po yung mga gagamitin natin sa ating pagluluto ng ating chow pan. Meron na po tayo ditong bawang, hiniwa na po namin maliliit. Sibuyas, maliliit din po. Meron din po tayong mantika, toyo, at saka pamintang durog, asin, itlog, hotdog, at saka carrots. Na pares lang po ang laki ng carrots. Halos pares lang po ang laki ng carrots na paghiwa po namin. At saka po itong kanin. Ito pong kanin na po ito, eh, kahapon pa po namin kanin. Ito po ay kanin lamig. Mas masarap pong isama to sa ating chow pan po. Yung ginawa po namin, apat na itlog, depende po sa dami ng inyong kanin. Kaya po, apat yung itlog namin, sakto po dito sa gagawin po namin chow pan. Depende po sa inyo kung gano'ng karami ang kanin nyo, dagdagan yung itlog. Pagka konti po yung kanin nyo, bawasan nyo po yung itlog na gagamitin. Ito po yung ating gagamitin, mga ingredients po sa gagawin nating chow pan. So, batiin na natin yung apat na itlog. Lagyan ng asin. Konti lang. Ito yung ilalagay natin sa chow pan naman. Tapos, pituin muna natin siya. Yan po, mga amigo-amiga. Binatiin na po natin itlog. Ito na po, sisimulan na po natin ang pagluluto ng ating chow pan. Habang hinihintay po natin umiinit ang ating mantika, ang ating kawali, lagyan na po ng mantika. Pati lang, saktong magprito lang yun. Pag nagustuhan niyo po ang ating video, paki-subscribe, like, and share, and comments lang po. Don Guidotti Channel. At paki-pindot na rin po ang notification bell natin. Makikita niyo po yan sa inyo, parting kanan ng inyong video. Para updated kayo sa mga video po namin. Ayan po, mainit na po ang ating mantika. Lagay na po natin yung binating itlog. Bakit ba natin kailangang ipigto muna ang itlog sa pagluto ng chow pan? Wala, ganito lang style ko. Ito po yung style yung po. Yung iba kasi, bago nila gamitin, bago sila mag-isa, ginagawa nila, ni-scramble na dito yung egg, tas nilalagay lang dito sa gilid. Yung mga professional na nagluto ng chow pan, mabilisan. Pero tayo, ganito muna yung ginagawa. Ipa-form natin ganyan, tapos ihiwain lang na maliliit. Tapos huli natin siya ilalagay. Depende rin po sa inyo, mga amigo, amiga. Ito po ang aming style ng pagluluto ng aming chow pan.
kasi parang ni-scramble muna natin. Nag-scramble egg muna tayo. Sabay wine lang na maliliit. Hintayin po natin medyo maluto po ang ating itlog. Ito na po, luto na po yung itlog. Inom na po namin prituhin yung itlog. Ganito po kami gumawa ng chowpan. Ayan po. Tapos dito sa pinagprituhan ng itlog, dito na rin tayo magluluto ng chowpan. Ayan. Lagyan na lang konting mantika. Wala tayong butter, pero maganda may butter or margarine. Kaso ito lang available, mantika. So, pwede na. Pwede na rin tayong isabay iluto yung nabalot nating Shanghai. Ito yung nabalot na Shanghai. Ipritoyin na rin natin siya dito sa kabila. 2-in-1 po ito. Habang kinapainit po natin ang ating mantika sa pagluluto ng ating chowpan, magluluto na rin po tayo ng Shanghai. So habang pinapainit po, inagigisa na tayo. Sabay na po natin pinapainit po yan. So, ito bawang. Ito po yun sa chowpan. Maraming bawang. Halu-haluin lang po natin ang ating bawang. Baka po kasi masunog. Hintayin natin siya magbaling bawang. Sunod na po natin ang ating sibuyas, mga amigo-amiga. Sa may mga balat sibulas dyan. Ito po, halu-haluin natin ang inyong mga sibuyas at ang bawang. Isunod na po natin ang ating hot food. Para ma-prito rin. Pagkatapos natin po ilagay ang bawang at sibuyas, ilagay po natin ang hotdog para ma-prito na po yung ating hotdog. Tama na yung ilong. Halu-haluin din po. May kasama lang po ibang carrots pero okay lang po yan. Ngayon muna natin yung hotdog para ma-prito. Habang hinihintay natin na prito ng konti yung hotdog, mainit na siguro itong kabilang kalan pang prito ng Shanghai. Lalagay na natin Shanghai. Yan po. Habang hinihintay po natin ang hotdog na maluto, lagay na po natin ang Shanghai natin. Mga amigo, amiga, yan na po. 2-in-1 po yan. Okay lang na hindi siya sobrang init para hindi siya sunog agad. Pag sobrang init kasi ng mantika, sunog agad yung wrapper. Mabibigla yung luto. Hindi pa siya luto sa loob. So, tama na muna siguro. Habang niluluto po natin ang ating chowpan, nag-iprito na rin po tayo ng ating Shanghai. Yan po, halu-haluin lang po natin ang ating ginigisang sibuyas, bawang, at sabay na po natin ang hotdog. Hintayin po natin maluto ang ating hotdog at ang ating Shanghai. Masarap itong kombinasyon. Kung kayo kumakain sa Chowking, ito po ay isa naming paborito, ang chowpan na may kasama pong Shanghai. Ayan po. Hintayin lang po natin siyang maluto. Kaya po mga amigo, amiga, luto na po ang hotdog, sunod na po natin ang ating carrots. Ayan po. Habang nilalagay po natin ang carrots, eto naman po sa kabilang kawali ang ating nilulutong pritong Shanghai. At halu-haluin po natin ang nilagay po nating carrots. Parang sana ito may hipon, saka green tea, pero kailangan available sa ref. Again po, inuulit ko kung ano pong available sa ref nyo, pwede nyo po siyang haluan po ng iba. Ito po ang available sa ref namin. Ang hotdog, itlog, at saka ang carrots. Lagay na yung kanin. Ilagay na po natin yung kaning lamig. Masarap po ang ating chowpan pagka kaning lamig ang ating ginagamit. Ayan po.
Ito naman po ang ating piniprito na Shanghai. Ayan, ilagay na po natin ang ating kanin. Ang ating bidas at ating chowpan. Pagkalagay po ng ating kanin, hahalu-haluin po natin ito hanggang mag-halu-halu yung mga ingredients. Maganda pong panghalo kasi dyan pag gagawin nag chachawpan kayo, eh dalawang sandok. Kasi mahirap pong haluin niya ng isang sandok lang po. Kaya dalawang sandok po ang aming ginagamit. Ayan. Mahalo ng mabuti. Haluin naman po yung mabuti mga amigo-amiga. Tapos, lagyan na rin natin ang paminta. Mahalo ng gusto. Paminta. Asin. Kanti lang. Kasi lalagyan pa ng toyo. Toyo para may kulay yung chowpan natin. Para magkakulay ang ating chowpan. Kunti lang. Para halu-haluin po natin ulit para maghalo po yung kulay ng ating toyo sa ating ginagawang chowpan. At check po natin itong kabila na pinipirito po natin. Okay ba po ito? Balik ulit tayo dito sa ating ginagawang chowpan. Halu-haluin na po yan mga amigo-amiga. Dito naman po tayo sa ating piniprikong Shanghai. Okay. Luto na po ito. Okay na po. Tanggalin na natin. Tanggalin na po natin. Ipat na po natin sa malinisang lagayan. Kung nakapanood po kayo nung unang video natin, ilalagyan po namin ng tissue dito. Kasi po para sipsipin na po nung tissue yung mantika po. At hindi magmantika yung kinakain natin. Ayan. Ito na po ang ating nilutong Shanghai. Lagay na po natin yung pangalawang batch ng ating Shanghai. Hintayin ulit natin maluto. Balikan po natin ang ating nilutong chowpan. Halu-haluin po natin ulit. Ayan, nakita niyo naman po. Naghalo na yung kulay ng toyo yung nilagay natin dun sa ating kanin. At naghalo-halo na rin po yung ating hotdog, carrots, nandyan na po sa ating kanin. Yung itlog po, kaya po namin hiniwalay. Gusto po namin kasi sa aming chowpan is makita yung itlog talaga niya na malalaki. Kasi para lasang-lasang po namin kasi yung itlog kapag ang ginagawa po namin, huli na po namin nilalagay yung itlog. Hindi po kasama. Ito po, tingnan po natin yung ating itlog. Ganito po ang ginagawa namin sa aming itlog sa paggawa po ng aming chowpan. Naiiwan lang ganito. Inihiwa po? Parang cubes lang din na maliliit. Kahit basta ganyan, daro din lang na ganyan. Hiwa. Nakita niyo po yung paghiwa namin ng itlog. Medyo malalaw siya. Gusto namin kasi makita yung itlog doon sa aming yung chowpan. At saka gusto namin po kasi malasahan talaga yung itlog. Yan po, hiwa na po yung ating itlog. Tapos lagay na po natin sa ating nilulutong chowpan. Ayan po, kitang-kita po yung itlog dyan at talaga pong malalasahan po yung itlog. Hindi po yung ibang nagluluto na hinahalo na po kagad yung itlog. Hindi po malasahan yung itlog. Doon, syempre, gusto po namin sa aming chowpan, ganito po ang kalalabasan. Ayan po, hintayin na po natin maluto ang ating nilulutong chowpan. Ayan, dito na po yung pangalawang batch ng Shanghai natin. So, okay na muna to.
kasya na yan sa amin. So, patayin na natin apoy at tanggalin na itong Shanghai. Ready na yung Shanghai natin. Kasi ito, balik tayo dito. Ready na rin ito. Ready na rin siya. Ito na. Ganyan lang po yung chowhan namin. So, marami-rami ito. Itong niluto namin, parang pang-almusal at panghalian na. So, patayin na po natin apoy. So, ready na ang chowhan natin at Shanghai. At eto na tayo sa paborito ko. Siyempre, ano pa ba? Ang tikiman portion. Ito na po yung niluto nating Shanghai. At ito na rin po yung ating chow pan. Naglagay na rin po ako dito sa plato ko. Pag nagustuhan nyo nga pala ang ating video, pakisubscribe naman po, share and comments naman po. Don Quixote. Simulan na po natin ang tikiman. Lagyan po natin ketchup. Siyempre, mas masarap po ang Shanghai kapag may ketchup. Tikman na po natin ang ating nilutong Shanghai at ang ating chow pan. Kamay na po natin, mga amigo, amiga. Unang subo sa inyo. At ang chow pan. Ang sarap, mga amigo, amiga. Pag nagustuhan nyo, subukan nyo. Nga pala, ingat!